magandang tanghali. Papunta na naman po tayo sa lupa ni Pure Health. Ito po ako dumaan dahil malilim. Sa kapila po kasi ay masyado po siyang mainit. Mag-a-update po tayo, no? Kung ano na po nagawa nila sa loob ng isang linggo. Titingnan po natin. Ano? Po yung update. Ayan. May hollow blocks na ho. Kailangan namin ng panambak. Mga 10 truck ng panambak. Wala lang yan, ano kuya? Kailangan bato, no? Bato tapos may lupa. Oh. Mix, ganun, tulad nun, no? Mix ang tawag nun. No? Para pag dilig, siksik ang ano, ha? Ilin, kung may ano muna, hilalim, ano muna, lupa, tapos buhangin. Mga bakal. Pa yung hollow blocks. Tapos nagpa-deliver tayo ulit ng ano, buhangin. So si Pure Health sa kabila at nagtatanong ng panambak. Paano natin? Yun lang po pantay ng nagtatubig. Mga ilan yun? Ilang kubik ko? Marami yan. Kaya nga ilan? Basta 10... Mga 10 truck, eh kung 5 kubikuhan yun, di susukatan na lang yung ano, truck ng ilang kubiku. Kung hala, 5 kubiku. So, yun ang babayaran yung ano, isang truck, kung halimbawa 5 kubiku, yun ang ano. Per truck na ano, yung pag nagpasok yun dito ng ano, 5 kubiku, yun ang babayaran. No? Tara. Tara. Yung dito sa dulo, lalagyan mo na rin, di pa? Tama na, yung sumubra, di dyan na yung iba. Yung pag-asintado doon na. Tara na. Hadang na yun doon sa ano, harang na yun doon sa susunigro. Kasi ma-asintado din doon ang ano. Yan, nandito po tayo sa kubo. Nagtimpla tayo ng juice. Papameryenday natin yung ating gumagawa. Siyempre may biscuit tayo. Yan. Ba't pinapalinisan mo doon? Hindi, lalagay panambak muna. Ay, dyan. Kumuha kami ng anong panambak. Dyan daw ilalagay. Para mas malapit. Yan na ni Kuya. Labor naman yan sa may-ari ng lupa dyan. Bakit tulog po si Inchi? Yan, may kanya-kanya po silang trabaho. Si Kuya nagpuputol ng bakal. Si Kuya naman doon. Anong tawag dyan? Naghihilera ng hollow blocks. Asintada. Asintada. Si Kuya labor. Ayan na po, pwede na tayo mag-swimming. Tubig nilang kulang. Pang swimming pool na yung lugar. Ganito po kalalim yung tatambakan natin, no? So, titignan natin kung ilan po yung kakainin na panambak, kung ilang truck. Pero ilan in order mo, Pio? 8 truck. Yan, 8 truck pa lang in order niya. Mag-a-add na lang po tayo pag ano, kailangan pa. Kasi medyo marami po yung tatambakan. Ayan, no? Ilan po yung laman ng isang truck, ilang cubic? Hindi pa ano, mamaya, sukatin pa yun eh. Ilang cubic yung ano. Alam, sabi nila dyan, nasa 5 cubic lang daw. Eh, di ba maliit lang yun? Nakikita natin pagdating. Siguro. Siguro haabot ng ano, ng 20 cubic yun, no, Pio? Tingnan nyo kasi sa lalim ng tatambakan, no. Ayan, no? Ayan yung flooring. Yung baba. Ito pa yung hollow blocks ko. Hanggang dyan. Hanggang dito ba yan? Pure, pupunuin? Ayan na po yung nangyari, no? Bukas Sabado, tignan natin kung ano na ulit mangyayari. Mainit po, sobra. Meron na doon ano, ganyan, no? Bumili na tayo ulit. Ang ano? Yung trapal. Para ano, hindi sila mainitan masyado. Sobrang init kasi dito ngayon. Mas malaki yata alam yun. Alam nila yun dyan kay ano? Alam nila yun kay Carlaw? Yan, nakikita nyo na po yung ano, yung itsura.
kung ano na po yung magiging itsura ng loob ng bahay namin. Masasabi mo na ngayon, Pure? Excited na ako. Kahit flooring pa lang, excited na ako. Kasi ito yung taas nito, flooring pa lang ito eh. Ang taas oh. Flooring natin, nataas pa tayo. Dadagdagan pa yan yung buhos. Madagdag pa yan kasi, ano, mababa niyan. Madugtong pa yan, hindi naman yan sagad pa. Kasi may biga pa yan paikot. May bim pa rin yan. Marami pa palang gagawin. Mabuhos ka pa dyan. Anong gagawin mo dun sa ano mo garahe? Ganyan din. Bubungan ko. Hindi, ano na siya? Bubung na lang sa kaposte. Oo, yung ano, ikukonect ako na dito. Sa ano. Ah. Tapos, eh, syempre, popostehan pa rin yun. Ano na lang, bakal? Hindi na siya, ano? Yun, ano yun? Ang laki. Bakal na yun doon, poste. Parang ano na sa pader, nakapatong. Yung kuryente mo, tataasan mo rin yan. Magpapadar din yan yung gilid na yun. Siya na yun yung ano. Kasi di ba babaklasin tong kubo? Hmm. Ililipat din natin yung kuryente, di ba? Madali lang yun. Kumuha ka uli ng electrician. Pag ano na, pag nakalatag ito sa loob. Ano yan? Ano yun? Iyo ko yung nakikita yung mga ano, wire. Hindi, nakatago yun. Bago magpalitada sila, kuya, yan na natin yung kung saan ang electrical. Mag-aabang. Oh. Parang pangit kasi pag ano, nag-grinder pa eh. Doble trabaho eh. Parang ilan-ilan ng anay. Oo. Ang pangit pala, no? Dapat bago magpalitada, nakabaon na yung ano, electrical. Mag-electrician tuloy ako nito. Inom muna, para ano. Huwag ka nang magpilit. Electrician! Dalawang shot lang, tapos alam ko na yan. Huwag ka nang magpilit, kumuha ka na lang ng electrician. Disikwit. Sila kuya lang nila yan, mga veterano tapos tatay. Mga simpleng ano lang naman to, hindi naman to kailangan ano. Electrical natin dito, hindi naman ganun kagarbo. May saksakan. May pindutan. May switch yun lang naman eh. Oo nga. Hindi naman natin kailangan ng ano. Kasi kung ano, pwede ka naman bumili. Gusto magpaano, yung dinidikit lang. Oo. Sa padar. Grabing init. Uy, medyo ano ha, kumulimlim. Yan o. Dito kami, inaantay namin yung ano, panambak. Ay, Mr. Law yan, kapit bahay. Ayos ha. Lala ko na kagad. Diba araw-araw daw sila pumupunta? Sina? Ayan o, sabi siya, may gumagawa na din yung may naguhukay na. Oo, meron lang ha. May materialis ako nakita yung may buhang. Yan na po yung truck ng ano ng panambak. Dumating na. Dumating order na panambak. Dito natin ilalagay ayan. Yes, sila yung nagde-deliver. Ilang tubig ko pala yung laman niyan, kuya? 5 tubig tama nga, sumig. Alam ka ba 'to atras? Atras na, i-atras mo na patalikod dito. Na hinahawa na ni kuya yung mga damo para magkasya yung truck ng panambak. Sila rin o, naghahawa na rin. Ano yan, Pure? Dalawa raw sa atin? Hindi. Dalawa. Marami pa yan. Mga anim pa, no? Yan na yung truck, oh. May mga bato yan, di ba? Galing pa yan sa ano. Yan na. Yan na po yung panambak. Dalawang truck pa lang po. Ayun po yung isa. Oh. Yan na. Nag-cashya rin. Haba pala. Ano ibababa yan? Ipapala. Ayan na po yung ating panambak at pagtatrabaho daw si Pure Health. Nagpapala daw siya. Ang gagawin mo? Diyan. Magpapala ka. Awa.
150 daw. Hindi ba kalahati lang ang pala? Ano ba yun? Baldihin mo! Hindi? Oh, hindi. Oo. Tapos dito niya po ipapasok yan. Oh, di ba? Yan yung kalarim yung ano, lalagyan natin ng panambak. Sige nga. Hindi ako marunong mawak ng pala, pambira. Wala ka pa nga isang tabo. Yung mga bato nga. Nasasayang. Sayang din naman eh. Sakit sa likod. Hiningal na agad eh oh. Oh, nahuhulog eh. Normal yan. Pagkababa doon dito naman. Puno na. Wala. Ah, wala ba? Wala pa nga eh. Mahirap pag wala nang magpasahod. Wala na magparabang. Wala na raw siyang pampasahod kaya magtatrabaho na rin siya. Una agad oh. Sumakit na ang bewang. Kanya-kanya silang trabaho. Ako dito lang. Ayaw mo na? Kaya naman break time. Break time? Naka pa na ilalagay eh. Santing balang yan pure. Yan lang po yung nailagay niyo. Sumuko na. Masakit na raw ang balakang. Ano? Mahina ng resistensya. Parang hindi lang dalawang truck yan eh. Oh. Sa lalim eh. Oh. Ilan yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. Kung tigda dalawang truck yung ano dito. Oh. Di mga sampu. Sa baywang din ay. Dahil Sabado po ngayon, nandito po tayo no sa pinapagawang bahay ni Pure Health. At ayan, naabutan natin yung panambak na dumating. Ito raw yung pang-apat na truck na dumating. Dalawa lang po silang gumawa dahil wala raw pong ibang gagawin. Yung dalawang foreman natin ay absent. Hindi raw kayang magtambak. Kasi yan lang muna gagawin, ayan, yung paglalagay niya. Diyan na lang, mas malapit. Ayan, wala namang update, kundi ang pagdating lang ng panambak, no? Kasi hindi nga pumasok yung dalawang foreman. Ito po kasi yung tatambakan, ano? Ayan. Medyo marami-rami. Ilang truck yung nailagay dyan? Dito. Makadalawa pang, sumura. Grabe, no? Tingin mo, abot yan, dito pa. Masyado bang mataas? Kalsada kasi ito eh, oh, yung harap. Oh, hinahabol namin yung kalsada eh. Parang kulang. Mga ano yan, mga isang dosena, no? Sa panambak pa lang, gumastos na. Tignan nyo, yan pa lang po. Magde-deliver pa kayo ngayon? Sa Lunes na. Grabe, oh. Dito pa lang sa panambak talaga, wagas na ang gastos natin. Ayan pa, ang tatambakan, oh, dito pa. Oo nga, eh. Sila lang naiwan, sila lang dalawa. Eh, kung pumasok yung dalawa, malamang, nalagyan na rin to. Kaya naman sana, eh. Oo nga no. Kasi meron din may ari niyan eh. Hindi naman may sampa dito dahil ano, madamo.
Oo. Mahirap din magtambak. Lalim eh. Kaya nga eh. Naubos yung makakalapit-lapit pa dito. May tapo nila yung Papasok daw sila bukas eh. Marami-rami palang panambakang kakainin dito. Yan pa oh. Mga ilan pa kuya tansya mo? Mga anim pa. Marami pang panambakang kailangan. Ah, paano yung kuya? Abangan mo pa yung isa. Doon na lang uli pa baba para mas malapit, oh. Sana pumasok na lang talaga yung dalawa, eh, para ano, dito, oh. Hirap na. Sumabit na. Hindi na makalabas yung truck. Wala namang gaano pagbabago dahil hindi nagsipasok yung dalawang manggagawa natin, si dalawang foreman. Kasi hindi raw kaya magtambak at medyo masakit daw sa balakang dahil may edad na. So yun pa lang po ang update, no? Mula ng Miyerkules hanggang ngayon Sabado. So bukas papasok po yung dalawa nating labor at magtatambak po sila, no? Tapos na-deliver na rin po yung panambak. Bali pang-anim na truck na po yun, no? So, ang isang truck ay 2,750 po, no? Pero parang kulang pa po yung 8. Nung truck po yung order natin at nakalima na po sila, no? 5 truck. Parang kukulangin pa po dahil nakita nyo naman po yung lalim ng tatambakan. Kasi kailangan po dyan mataas dahil binabaha nga po minsan dito. At saka mababa rin yung lugar. So ayan, maraming salamat po, no, sa pagsama nyo sa aking vlog ngayon. Sa pag-update po ng bahay ni Pure Health. Dito nga po pala tayo dahil Sabado ngayon, ano, pinasahod po natin sila. Dito tayo dadaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po yung 3rd week ng pagpapagawa ng bahay ni Pure Health. At ayun na po ang update. Salamat po sa lahat ng manonood. God bless po. Mabuhay. Uwian na.